What's up, mga kalaro? This is your boy GTE from the channel Games Tech and Everything, also known as Pudang. And ngayon, pag-uusapan natin ang maraming bagay na nangyayari ngayon sa PlayStation 4. At kung huli kayo sa balita, sobrang disappointing ng PS Plus for this month na ang kinalabasan is Cities Skylines and then Farming Simulator. Pero bago tayo malungkot dyan, let's just appreciate this month for a moment, the month of April, dahil yung lineup ng mga games na binibigay nila ay sobrang ganda. Magsimula tayo sa PlayStation Plus for the month of April na magtatapos ng May 6. Ang binigay nila is Uncharted 4 and then Dirt Rally. Tapos nagbigay pa sila ng Play at Home. Ang binigay nila, most of the countries would be Journey and then yung tatlong laro, Uncharted Nathan Drake's Collection, ayun yung Uncharted 1, 2, 3. Tapos for Germany naman, nandun yung Knack 2 and then Journey. So, if you're interested in getting the Knack 2, gawa lang kayo ng Germany account. English pa rin naman yung laro. Nagbigay din sila ng Pac-Man Championship Edition. Now, hindi ko na i-dictate yung mga deadlines ng mga laro na to. But as soon as possible, mas maganda kunin nyo na siya kasi once na lumagpas kayo sa deadline, yung laro is magkakaroon na ng price tag ulit and hindi nyo na siya makukuha ng libre. Also, meron din tayong free team available, yung Final Fantasy 7 Remake that would be for R1, R2, R3. Problem is, sa R1 and R2, kailangan nakasubscribe kayo sa PS Plus para makuha nyo yung Final Fantasy 7 Remake Cloud Static Team. While doon naman sa R3, wala kayong kailangan, kunin nyo lang siya. Right now, it is available. It is Final Fantasy 7 Remake FIFA Dynamic Team. So, gumagalaw to. Mas maganda tong team na to. Also, another thing that worth noting is the PS Now this month of April na nag-release sila ng Just Cause 4, Marvel Spider-Man, The Golf Club 2019. So, kung gusto nyong masubukan yung PlayStation Now, meron akong tutorial para dyan. Pero, to give you some background, pwede kayong bumili ng PS Now voucher code sa Jotunheimer page. Sabihin nyo lang na nirecommend kayo ni Pudang for you to get an exclusive discount. So, bago tayo pumunta dun sa sale natin, i-mention ko lang tong exclusive discount for PlayStation Plus na magra-run lang ng May 7 and this will be available for R3 regions. Ito yung Hong Kong and Singapore accounts. So, ipag i-convert natin sa Philippine peso, it will be 1,500 pesos only na originally 2,000 yung presyo niya. Pero kung US account ang gamit mo at gusto mo makuha tong discount na to, pumunta ka lang sa CD Keys, ganun din nagra-run yung price niya, 1,800 or 1,500 lang. And meron tayong separate video tutorial para dyan. Check nyo lang yung link na magpa-pop up dyan sa screen natin. So ito na, mag-start na tayo. Tatalakayan natin ng sale ng R1, R2, R3. So I do suggest na gumawa kayo ng multiple accounts para ma-maximize nyo yung sale na to. And kung hindi pa nakalink yung card nyo sa PlayStation, may video tutorial dyan sa taas. Click nyo lang yan. At kung nagkakaproblema kayo, then bumili kayo sa Jotunheimer page. Sabihin nyo lang na nirecommend kayo ng Pudang for you to get an exclusive discount. So let's go! For R1 account, meron tayong Big in Japan discount and games under $20 discount. So Big in Japan will end on May 8 and the games under $20 will end on May 13. So let's start with Resident Evil games. So Resident Evil 4, 5, 6, nakakalaga lang ng 400 pesos if we're gonna convert it to Philippine peso. And meron din tayong Resident Evil and then Resident Evil O na nagkakalaga ng 250 pesos if we're gonna convert it to Philippine pesos. Also, Onimusha Warlords is only 500 pesos. And fun fact dito sa laro na to, ito dapat is magkakaroon ng connection sa Resident Evil pero napag-isipan nila na gawing standalone game na lang yung Onimusha Warlords. Now, we also have Final Fantasy 15 Royal Edition and ito yung nire-recommend ko kasi yung Royal Edition is complete na. So, you will get all the DLCs and syempre, marami nagsasabi na dito sa Royal Edition na to, ito yung pinaka-complete
figure ng laro na Final Fantasy 15. So, if you're gonna get Final Fantasy 15 Standard Edition only, you will not get the most the full experience na ino-offer ng laro na to. So, you can get this game at 915 pesos. Meron din tayong Street Fighter 5 na nagkakalaga lang ng 400 pesos. We also have Yakuza O or Yakuza 0 kung anong gusto niyong tawagin dito. It will only cost you for about 500 pesos and ang content nito ay sobrang lawak. Mala GTA and Sleeping Dogs yung formula ng laro na to. So don't miss this out, maraming hindi nakakaalam dito. Definitely 500 pesos, I highly recommend this game. Another title na hindi gaano kilala ng marami is Dragon's Dogma Dark Arisen. So, 500 pesos, pareho siya ng Yakuza, although hindi pareho ng formula, but pareho na malawak ang content niya for only 500 pesos. Definitely, give this one a shot. Meron din tayong DMC or yung Devil May Cry na Batang Dante or yung Emo Dante yung dating niya. So, that will only cost you 500 pesos. And I suggest na you can consider this game a standalone game or hiwalay na laro sa Devil May Cry kasi nga maganda naman yung gameplay na to. Hindi lang maganda yung reception na nakuha niya kasi nga pinilit nilang isingit na Devil May Cry yung laro na to. Pero if you're going to think about this as a standalone game, definitely you will find this game enjoyable and for only 500 pesos, sino ba naman tatanggi? We also have Strider na nagkakalaga lang ng 150 pesos. So this game is a platformer and parang Mega Man Castlevania style yung laro niya. So if you like this type of game, definitely 150 pesos lang. So para naman sa open world game and then first person shooter style, meron tayong Far Cry 5 na nagkakalaga lang ng 760 pesos. Same goes for Assassin's Creed Origins na nagkakahalaga rin ng 760 pesos. And if you're looking for a multiplayer game na ma-enjoy ng lahat lalo na't quarantine ngayon, I suggest getting this Overcooked Gourmet Edition. It includes all the DLCs and you will only have to pay 400 pesos for you to enjoy this game. We also have Injustice 2, nagkakahalaga lang ng 300 pesos. At ito, pinakamura, kagaya ng nasa R2 before, napunta na sa R1 ngayon. Meron tayong Sleeping Dogs Definitive Edition, nagkakahalaga ng 250 pesos. Also, Tomb Raider Definitive Edition, 250 pesos lang. So before we proceed on the R2 list or sa UK region, sabihin ko lang na available pa rin yung God of War and then Horizon Zero Dawn Complete Edition at a cheaper price sa CD Keys. Click nyo lang yung video dyan sa taas, makikita nyo may magpapop-up for you to know how to get these games. Now pumunta naman tayo sa R2 and almost pareho sila ng R1. Big in Japan yung title ng sale and then magtatapos yung sale ng May 8, 6 PM. And also meron silang games under 16 pound. At magtatapos yung promo na yon ng May 13, 6 PM. Medyo konti lang yung sale na relevant sa R2 kasi most of them makikita nyo sa R1. Pero ito yung list na nakuha ko. Yakuza 6 will cost you for about 820 pesos. So kung naglalaro na kayo ng Yakuza or kung trip nyo makuha yung recent release lang ng Yakuza, then pwede nyo na itong kunin ng 820 pesos lang. Pero ang pinaka nagustuhan ko na sale dito sa R2 is yung mga Naruto games nila. So sobrang mura at ang marerecommend ko is yung Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy Edition. So ito yung Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, and Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. So, apat na games yung makuha nyo yung laro for the price of 750 pesos. Kung mahilig kayo sa Naruto, definitely pick this up. At kung gusto nyo bilhin yung games individually, meron din naman tayong list para dyan. Ipapakita ko na lang sa screen para hindi na gaano mahaba yung video natin. Now, ito naman para sa mga horror junkies. Nasa R2 pa rin tayo. Meron tayong Outlast na nagkakalaga ng 250 pesos. And Outlast 2 nagkakalaga ng 560 pesos. And kung mahilig naman kayo ng JRPGs, nandito yung Tales of Berseria, nagkakalaga ng 440, and Tales of Zestria,
nagkakaalaga rin siya ng 440 pesos. So ngayon, pupunta naman tayo sa R3 or sa Singapore or Hong Kong accounts. Ang sale na to is magtatapos ng May 7 ng 11 a.m. So magsimula muna tayo sa malaking title at ito yung Marvel Spider-Man Game of the Year Edition. So nandito yung DLCs ng Spider-Man. So after nyo matapos yung main story, meron pa mga side missions kayong pwedeng tapusin. So makukuha nyo tong laro na to sa halagang 960 pesos lang. Next game on our list would be Uncharted Lost Legacy. So this one will cost you about 530 pesos. At kaya ko to nire-recommend kasi nasa atin na yung Uncharted Nathan Drake's collection. So ito yung Uncharted 1, 2, 3. And then binigay sa atin yung Uncharted 4 as a PS Plus free game. Now, it's your time to play Uncharted Lost Legacy for you to experience the full story of Uncharted. Although spin-off lang to, kung nagustuhan nyo yung larong Uncharted, definitely go for this title. Meron din tayong Tekken 7 for only 715 pesos. That's for the standard edition. Kung gusto nyo makuha yung ultimate edition, that would cost you 1,280 pesos. So yung ultimate edition, nandun na yung season 1 and then season 2 pass. So may mga unlock na characters na, and isipin nyo lang yung season 3 pass kung gusto nyo pa talagang ma-unlock yung full list of characters. Meron din tayong Diablo 3 Eternal Collection, and ito nagkakalaga ng 1,070 pesos. So medyo pricey siya, pero kung isipin nyo yung content ng and then yung length ng game na to, sobrang solid. And this one, and this Eternal Collection features Diablo 3, the Reaper of Souls expansion set, and the Rise of the Necromancer pack, all together in one definitive volume. So, nandito na rin yung mga DLCs and then yung Necromancer character. We also have Assassin's Creed Ezio Collection. So, it includes Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, and also Assassin's Creed Revelation. Days Gone is sobrang mura and meron ka pang additional discount if you are a PS Plus subscriber. So only for about 750 pesos and 5% discount kung PS Plus member ka. So kanina nabanggit ko yung Naruto na Storm Legacy. So that would be 750 sa R2, pero sa R3 naka-sale din siya, although medyo pricey, 960 pesos kaya kung ayaw nyong gumawa ng R2 account, and kung meron naman kayong pera, bilhin nyo na siya ng 960 pesos. Apat na laro yung included dito sa bundle na to. So for fighting game other than Tekken, meron din tayong Marvel vs. Capcom Infinite. Standard edition would cost you about 640 pesos. And yung deluxe edition naman, that would cost you about 1,250 pesos. Nandyan din yung Dragon Ball FighterZ na nagkakalaga ng 715 pesos para sa standard edition. Pero kung gusto nyo, may mga unlock characters na you can buy the game. You can buy the FighterZ edition ng 1,070 pesos. And just to add, since binigay na ng Naughty Dogs yung Last of Us 2 release date, pwede nyong kunin yung Last of Us Left Behind only for 250 pesos lang. We also have Trine 4, another platformer. Hindi siya ganong kilala, but definitely give this one a shot. You can get this game at 715 pesos. Also, I want to recommend the Battle Chasers. Nagkakalaga siya ng 320 pesos. And if you love turn-based game, definitely pick this up. Nalalaro ko to ngayon sa PlayStation Now. At talagang masasuggest ko tong laro na to. And last but not the least, we also have another fighting game which is Ultimate Marvel vs. Capcom 3 na nagkakalaga ng 530 pesos lang. So that's about it in terms of our game list na naka-sale ngayon. And yung mga ibang games makikita nyo available din sa ibang regions pero pinili ko kung saan nakita ko yung mas mura. So kung nakatulong ako at nakabili kayo ng mga laro dahil sa suggestion ko, i-comment nyo yung mga nabili nyong laro. Kung gusto nyo magpasalamat, comment down below.
Kung gusto nyo ng ganitong content, click the subscribe button. And if you like this video, click that thumbs up. Kung hindi nyo natriban, click that thumbs down. Happy gaming and peace!